Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kalihim. Panibagong istorya ng kababalaghan ang ating mapapakinggan sa episode na ito. Ito ay istorya ni Unyong, isang bakasyonista. Ako si Papa Obet at ito ang lihim ng gabi. Ito ay istorya ni Junior. Tawagin mo na lamang akong si Junior. Kilala ako sa aming pamilya, lalo na sa aming probinsya sa Palayaw na Unyong. Ang ibabahagi kong kwento ay ang mga naging karanasan ko noong nagbabakasyon ako sa probinsya namin sa Surigao. Taong 2005. Nang mga panahong iyon ay halos bago pa lamang at nagsusulputan ang mga computer shops sa mga lugar na gaya ng aming probinsya, ay matik na iilan lamang ang may kakayahang makapagpatayo ng mga ganoong klase ng shop. Kahit nga ang mga bahay noon na mayroong telebisyon ay limitado rin lang. Ika nga nila ay mabibilang lang sa mga daliri sa kamay. Sa kasalukuyan po ay 34 years old na ako. Dito naninirahan at nagtatrabaho sa Paranaque. Ang kasama kong nangungupahan dito sa Paranaque ay ang pinsan kong si Ate Riza. Magkapatid ang aming mga ina. Sumama rin siya noon sa akin nang magbakasyon ako sa amin sa Surigao. Pero nagkatroma yata ang Ate Izang ko dahil sa mga kakaiba at nakakakilabot naming mga karanasan noon. Hinding-hindi na raw siya ulit sasama sa aking magbakasyon. At eto po ang aking kwento. Tuwang-tuwa ang aming Lola Ligaya pagdating namin sa bahay nila. Halos hindi ito maganda ugaga sa paghahanda ng ipapakain sa amin. Sa akin naman ay walang problema dahil doon na ako lumaki. Ilang taon din akong hindi nakauwi, kaya sabik ako sa pagkaing probinsya. Lalong-lalo na ang luto ni Lola. Ang inaalala ni Lola ay si Ate Riza na laking syudad. Ang totoo ay first time pa lamang niyang makatuntong sa Surigao. Agad inutusan ni Lola ang pinsan naming si Tupe na manghuli ng manok para katayin. Saktong hindi pa naman makakain si Ate Riza dahil nahihilo pa rin dahil sa mahabang biyahe. Sinamahan siya ni Lola sa bakanting kwarto na para talaga sa mga bisita, para kahit paano'y makaidlip muna habang hinihintay na maluto ang tinola. Hindi naman mayaman ang aming pamilya. Malawak lang talaga ang mga lupa sa probinsya, kaya pwedeng-pwedeng magpatayo ng malalaking bahay na may 3 hanggang 4 na kwarto. Tinulungan ko sina Lola at Tupe sa paghahanda ng hapunan. Pagod din naman ako gaya ni Ate Riza dahil halos 2 araw ang naging biyahe namin mula Maynila hanggang Surigao. Pero hindi naman ako nakakaramdam ng antok. Namiss ko kasi ng sobra ang probinsya ko, lalo na sina Lola. Biglaan lamang ang pag-uwi namin at sinasadya kong huwag ipaalam sa kanila. Gusto ko kasing masorpresa si Lola Ligaya, lalo at kasama ko ang isa sa mga apo niyang babae na bihira lamang niyang makita. Sa edad ni Ate Riza na 25, ay halos 1 beses pa lamang nakapasyal si Lola sa Maynila. Bukod kasi sa napakalayo at nahihirapan siya sa biyahe, napakarami ring obligasyon sa probinsya ang hindi niya pwedeng iwanan ng basta-basta. Nagpaalam si Tupe na uuwi saglit sa kanila. Nang matapos kaming maghain, inutusan ako ni Lola na gisingin na ang pinsan ko. Pagdating namin sa kusina ay halos
kababalik lamang din ni Tope. La, ito po oh, pinabibigay ni Papa. Bagong luto po, kaya mainit pa ito. Dito na rin po ako maghahaponan, La. Gusto ko kasing makasabay kumain si Sina Onyong eh, saka si Ate Izang. Napangiti kaming tatlo sa sinabi ni Tope. Nang mailapag niya ang dalang mangkok sa mesa, ay nalaman kong sinaing natulingan pala. Luto raw ng nanay niyang si Tia Susan. Lalo tuloy akong nagutom dahil sa masasarap na pagkaing nakahain sa lamesa. Naging masaya at memorable ang unang gabi ng bakasyon namin sa Surigao. Kinabukasan ay sinamahan ako ni Tope at ng iba pa naming mga pinsan na ipasyal si Ate Riza sa magagandang lugar sa aming barangay. Tuwang-tuwa naman siya at halos ayaw nang tumigil sa pagpapakuha ng litrato sa bawat madadaanan namin. Ang nakakatuwa pa sa mga pinsan naming iyon, kahit laking syudad siya ay hinding-hindi siya pihikan sa pagkain. Puro luto ni Lola na pagkaing probinsya ang baon namin sa pamamasyal at mga prutas gaya ng saging, mangga, bayabas at papaya. Halos lahat ng iyon ay tinikman at nagustuhan ni Ate Riza. Pagod na pagod kami pagdating kina Lola. Pero sulit naman lalo na ang dami naming litrato bilang souvenir. Dahil naipasyal na namin ang aming pinsan, kami naman ni Tope ang nagliwaliw kinabukasan. Bata pa ako ng mga panahong iyon, kaya sabik na sabik pa akong maglaro ng computer games. Nasa Zone 4 ang bahay ni na Lola. Ang pupuntahan naman naming computer shop ay nasa Zone 3. May tulay na pagitan sa pagkakaalala ko. Wala kahit isang poste ng ilaw sa lugar na iyon, kaya takot dumaan ang mga tao lalo na kapag gabi na. Napakadilim naman kasi sa parting iyon kahit araw. Sa kanan ay puro mga puno ng niyog ang makikita at ilog naman sa kaliwa. Pero may mga pagkakataon namang magandang tignan ang lugar lalong-lalo na sa umaga. Insan, sigurado ka bang gusto mong pumunta ng computer shop sa Zone 3? Eh kasi, may mga balibalitang may aswang daw na nakatira doon eh. Yung aswang na gala. Kahit si Lola mahigpit ang bilin sa amin, wag na wag daw kaming tatawid doon. Ang sabi ni Tope. Naalarma ako sa sinabi ni Tope, pero mas nanaig ang kagustuhan kong makapaglaro. Sa Maynila kasi ay naa-addict na ako sa computer games. Hayaan mo, hindi naman tayo magpapaabot ng gabi. Wala rin namang kasama sa bahay si Lola saka si Ate Izang. Bagamat nag-aatubili pa rin, ay napapayag ko rin si Tope na samahan ako. Kaya lamang pati ang pinsan ko ay nalibang na rin sa paglalaro. Hindi tuloy namin na malaya ng oras. Kung hindi pa kami sinabihan ng may-ari na bawal mag-extend ng oras, hindi pa kami titigil ni Tope para umuwi. Paglabas namin ay kalat na ang dilim sa buong paligid. Nagkataon pang parang nagtatago ang buwan, kaya sobrang dilim ng daan namin papauwi. Parehas kaming nakikiramdam ni Tope sa paligid habang mabibilis ang aming mga lakad. Nakahinga kami ng maluwag nang makalampas kami sa tulay na walang sino man o anumang nakakasalubong na kaduda-duda. Pero bago kami pumasok sa pinto ni na Lola, ay ibinulong sa akin ni Tope na mula raw nang lumabas kami sa computer shop ay may naramdaman siyang kakaibang aura at nakasunod sa amin hanggang sa bahay ni na Lola. Dahil doon ay nagtayuan bigla ang mga buhok ko sa katawan at malakas na kumatok habang tinatawag sina Lola at Ate Riza. Hindi pa pala kumakain ng hapunan ng dalawang naiwan sa bahay dahil hinihintay kami ni Tope.
Habang naghahapunan ay parehong tahimik kami. Nang tanungin ni Lola kung saan kami galing at inabot na ng gabi, sinabi na lang naming nagkayayaan ng larong basketball kasama ang mga kababata namin. Nagboluntaryo si Ate Riza na siya na muna ang maghuhugas ng pinagkainan. Si Tupi naman ay nagpaalam na sa kanila muna matutulog. Wala raw kasing kasama si Natia at mga kapatid niya dahil maagang nagpalaot ang kanyang ama. Ako naman ay inutusan ni Lola na mag-igib ng tubig sa poso sa may kusina. Pero hindi ko pa halos napupuno ang dalakong timba ay napatakbo na ako papunta kina Ate Riza at Lola. Ay ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Ay pati kami nagugulat sa iyo. Ay baka mamaya matakot ang Ate Izang mo at mabitawan yung mga hinuhugasang plato. Eh kasi pula, may kumakaluskus dun sa may puso. Naiiling na iniwan ako ni Lola at pumunta sa poso. May binugaw o itinaboy siya roon na akala ko ay pusa. Pero katatalikod lang niya halos at babalik na sana sa loob nang may narinig na naman kaming kaluskos. Sa halip na lingunin ay dire-diretsyong naglakad lang si Lola papunta sa akin. At pagkatapos ay ako naman ang inutusang alamin kung saan ba nagmumula ang kaluskos. Pero sa sobrang takot ko ay hindi ko sinunod si Lola. Nang magkahula ng mga aso sa kapitbahay ay lalo lamang nadagdagan ang kabang aking nadarama. Mabuti na lamang at matapang si Lola. Sabi niyang hindi naman daw mapapasok ng aswang ang bahay niya dahil napapalibutan iyon ng halos lahat ng klase ng mga pangontra. Nagkwento pa sa amin ng gabing iyon si Lola tungkol sa aswang o wakwak kung tawagin sa amin. Pero sabi ni Lola, ang wakwak daw at ang aswang ay magkaiba. Isa raw itong ibon na mukhang uwak at alaga ng aswang. Ito ang inuutusan ng aswang na maghanap ng bagong mabibiktima. Pero sabi rin ni Lola, takot daw ang mga ito sa suha. Kaya naman naglalagay ang mga tao sa probinsya ng suha sa mga bubong ng bahay nila. Ang sabi raw ng iba ay sa amoy natatakot ang mga aswang. May mga nagsasabi rin umano na sa tinik ng suha natatakot ang mga ito. Minsan, umiiral talaga sa mga bata ang pagiging matigas ang ulo at hindi marunong madala. Dahil nagustuhan din ni Tope ang nilalaro kong computer games, ay bumalik ulit kami sa Zone 3 kinabukasan. Noon ko lang din napansing malapit yung computer shop sa tabing dagat. May mga puno rin ng niyog at talisay sa palibot ng bahay. Nang maubos ang dala naming pera, ay nagpasya kami ni Tope na manood sa mga naglalaro bago umuwi. At hanggang sa hindi na naman namin na malayang, gumagabi na pala. Maya-maya ay nagulat kami nang may narinig kaming kakaibang tunog. Para bang wakwak, nang marinig din iyon ng iba, ay nagsimula ng magtakutan sa loob ng computer shop. Tinanong ni Tope ang may-ari ng shop na si Mang Ramon kung may nakatira ba raw na buntis malapit doon. Sinabi naman ng matandang lalaki na mayroon daw at kapitbahay lamang halos nila. Sinabi rin ni Mang Ramon na kilala niya kung sino ang aswang sa Zone 3 at nagsisimba pa umano kada linggo. Nagulat kaming lahat dahil ang alam namin takot ang mga aswang sa simbahan, lalong-lalo na sa holy water. Pero sabi-sabi lang naman yon, mga iho. Wala pa namang napapatunayan, kaya hindi rin tayo basta-basta na lamang mambibintang, lalo na't wala naman tayong hawak na matibay na ebidensya, di ba? Pero tandaan nyo, nasa oras na tumingin kayo sa mga mata ng isang tao at baliktad ang refleksyon nyo roon, walang kaduda-dudang
aswang ang kaharap o kausap nyo. Halos isang linggo kaming pabalik-balik sa computer shop ni Mang Ramon. Sa kabila ng takot namin sa gumagala o manong aswang sa Zone 3. Halos araw-araw din ay naririnig naming humuhuni ang wakwak sa labas ng shop. Sabi ni na Mang Ramon at Lola Ligaya, kapag daw malakas ang huni, nasa malayo ang wakwak. At kapag mahina naman ang huni, ay nasa malapit lamang ito. Isang gabi ay hindi na nakatiis si Mang Ramon. Lumabas ito ng bahay, dala ang bolo na bagong hasa at hinahamon yung aswang na magpakita. Maya-maya ay biglang humampas ang malakas na hangin. Samantalang napakakalmado naman ng mga panahon at gabing iyon, pero bilog na bilog ang buwan. Sa sobrang lakas ng hangin ay inilipad yung tarapal na nakatakip sa bintana ng computer shop. Maya-maya pa ay nawala na ang huni ng wakwak, pati na rin ang malakas na hangin. Lahat kami ay naglabasan na rin at nagulat kami nang abutan naming nakatulala sa kawalan si Mang Ramon. Ang sabi ni Tope ay baka natigalpuraw o ginamitan ang hipnotismo ng aswang. Habang naglalakad kami ni Tope sa tulay papauwi, ay sinabayan kami ng isang malaking ibon. Sa sobrang laki at lapad ng mga pakpak niyon, ay halos natakpan niya ang buwan. Hindi ko alam kung saan kami humuhugot ng tapang at lakas ng pinsan ko. Nagawa pa rin kasi naming tumakbo ng mabilis at walang kalingon-lingon hanggang makarating kami kina Lola. Pagdating namin doon ay sinalubong naman kami ng masamang balita. Halos maglupasay sa sahig si Tope nang malaman kay Lola na patay na ang ama nitong si Tio Juan. Awang-awa naman kami ni Ate Riza at wala kaming ibang nagawa kung hindi yakapin ng mahigpit ang nagdadalamhati naming pinsan na si Tope. Sa unang gabi pa lamang ng lamay, ay napakarami na agad na nagpunta sa bahay ni Tia Susan. Patunay na naging mabuting tao si Tio Juan noong nabubuhay pa ito. Dahil napakalayo nga ng Surigao, nagpadala na lamang ng pera ang mga pamilya namin ni Ate Riza at tumawag kay Lola upang ipaabot ang kanilang pakikiramay. Kung noong nakaraan, marami akong nalaman tungkol sa aswang, sa lamay naman ng ama ni Tope ay marami kaming natuklasang mga pamahiin sa patay. Kagaya na lamang ng paghugas ng suka sa bangkay ng taong kamamatay pa lamang. Para umano iyon ay hindi malapitan ng aswang. Ayon kina Lola, may kakayahan daw kasi ang mga aswang na gumawa ng kopya ng kamukhang kamukha ng isang tao, buhay man ito o patay. Nanakawin nila ang katawan ng taong iyon at papalitan ng puno ng saging. Pag-uwi namin kina Lola ay tahimik lamang si Ate Riza. Nang haplusin ni Lola ang pinsan ko sa noo, ay noon niya lang nalamang inaapoy pala ng lagnat si Ate Riza. Nagtataka kami dahil hindi naman siya pagod maghapon. Hindi rin naman naulanan o naambunan. Agad nilagyan ni Lola si Ate Riza ng langis sa likod at ipinagluto ng lugaw. Inutusan niya akong kumuha ng mga dahon ng tuba para ipantapal sa noo. Sa likod at dibdib ni Ate, matapos mabilis ang idarang ang mga iyon sa sigang. Nang tulog na si Ate Riza, ay sinabi sa akin ni Lola na baka natakot daw ang pinsan ko sa mga narinig na kwento sa lamay. O pwede rin daw na may nagpakita sa kanya gaya ng aswang o multo.
Kinabukasan ay nagulat kami dahil masigla na ulit si Ate Riza na parang walang nangyari. Nagtataka man ay natuwa na rin kami ni Lola dahil magaling na siya. Nang kumakain kami ng almusal ay ipinagtapat sa amin ni Ate Riza na may nakita siyang kakaiba at nakakatakot na nilalang sa lamay ni Tiyo Juan. Nahuli niya raw na nakasilip iyon sa isang puno sa gilid ng bakuran ni Natope. Kaya pala tahimik siya hanggang makauwi ay natigal po raw ng aswang, sabi ni Lola. Malakas na kutob na iyon din ang aswang na nanggugulo sa computer shop ni Mang Ramon. At pati na rin iyong malaking ibon na muntik nang dumagit sa amin ni Tope sa may tulay. Sinabihan kami ni Lola na sa susunod na pagpunta namin sa lamay ay maglagay kami sa bulsa ng kalamansi at barya para hindi raw kami malapitan ng aswang. Nalaman din namin na ilang araw bago mamatay ang ama ni Tope, nakakita ito ng mga taong matagal nang namatay. Ang sabi ni Lola ay sinusundo na raw kapag ganoon. Nagbihis din daw ng magarang damit si Tiyo Juan at inayos ang higaan. Mahigpit ding pinagbili na ni Lola Ligaya si Tia Susan na huwag hahayaang mapasukan ng langaw ang mukha ng patay nitong asawa. Pinagsabihan din kami ni Lola na huwag po pwesto sa may ulunan ng aming tiyuhin. Ayon pa sa kanya, kapag namatay daw ang isang tao ay sumisingaw o lumalabas sa ulo ang lahat ng sakit at karamdaman nito. Nang mailibing naman si Tiyo Juan ay may isa pang nakakatakot na bagay kaming nadiskubre ayon na rin sa kwento ng pinsan kong si Tope. Ang lahat daw ng mga bintana sa bahay nila ay nakasarado pero nananatiling nakabukas ang pinto kahit sa gabi. Naniniwala raw kasi ang ina niyang si Tia Susan na sa ganoong paraan ay posible pang bumalik ang espiritu ni Tiyo Juan para magbigay o mag-iwan ng mensahe. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento sa hindi malilimutang bakasyon namin sa Surigao. Maraming salamat po and more power sa channel mo. Lubos na gumagalang, Junior ng Paranaque. Thank you.